Tara guys, ngayon, i-share ko sa inyo kung paano ako magluto ng lechon kawali at gagawa rin tayo ng dipi sauce. Ito mga ingredients natin. Bawang o garlic, sibuyas, onion, salt, asin, black pepper, crack lang gagamitin natin. Then, dahon ng laurel, star anise, lemongrass o kung tawagin ay tanglad. Then, gagamit tayo ng liempo. 2 kilo ang gamit ko. Tara, simulan na natin ang pagluluto. First step natin guys, ilagay natin to sa malalim na kaldero. Yung 2 kilong belly natin o liempo. Then, ilalagay na natin isa-isa yung mga sangkap tulad ng dahon ng laurel. Then, isunod na natin yung star anise. Then, yung lemongrass o tanglad. Guys, makikita nyo, dinikdik ko siya para mas lumabas yung aroma niya at yung flavor niya. Then, onion. Isang buo ang ginamit ko dito. Bawang. Asin. O iodized salt, 2 tablespoon. Ayan. Then, syempre, pakukuluan natin siya sa tubig. Ito pa, yung black pepper, crack. Then, maglagay tayo ng tubig. Ginamit kong water dito is guys is 3 litro. Ayan. Basta yung medyo nakalubog na siya, pwede na yon. Tapos pakukuluan po natin siya. Makikita nyo mamaya, itong pinaka pinagkuluan nito, gagamitin ko siya mamaya pang gawa ng pinaka sauce niya. Para walang sayang. Makita nyo, medyo lubog na siya sa tubig. Pakukuluan na natin. Pakukuluan natin siya ng 1 oras. 1 oras, guys. Yan na. Maliwanag. Pinakukuluan natin siya. Siyempre, kailangan guys, time to time babantayan nyo kasi baka mamaya umapaw. Tapos mamaya pagkita ko sa inyo, tatakpan ko yan. Tapos ilalagay na natin siya sa medium heat para tuloy-tuloy na yung pinaka pagpapalambot niya. Hindi siya sobrang lambot, sa katamtaman lang siya. Kasi mamaya ituturo ko sa inyo kung paano siya iprito ng dahan-dahan. Ngayon, ilagay natin siya sa medium heat. Ayan, kumukulo na guys. Makikita nyo mamaya, yung pinatubig niya, bababawasan siya. Mag-evaporate yung tubig niya. Ayan, ang bango. Titignan mo ang bango niya kasi marami siyang flavor eh. Nanggaling sa lemongrass, star anise, at yung dahon ng laurel. Ayan guys, nakita nyo, medyo nabawasan na yung tubig niya. Ayan, malapit na siya. Ayan, malapit na siya maluto. Tapos, after nito, pag malambot na, i-rest lang natin siya sa loob ng rep. Palalamigin lang natin siya. Kung ayaw nyo ilagay sa rep,
pwede rin, pahanginan nyo na lang, air dry nyo lang. Ang lambot na yan guys, isang oras ko pinakuluan guys ha. Malasang malasa yan guys, kasi pinakuluan natin siya sa mga sangkap na pinakita ko nung una. And after 1 hour guys, mamaya paikita ko sa inyo, gagamitin natin yung pinagkuluan niya para sa dipping sauce natin. Ayan, nakita nyo. Ayan, i-air dry natin o lagyan natin sa ref. At siguro mga 30 minutes lagyan nyo sa ref para medyo lumamig siya. A few moments later. Ayan, gawa naman tayo nung pinakasos, nung pinagpakuluan natin. Ayan, nakikita nyo sa video, ayan yung pinagpakuluan nung karne. Para hindi sayang, hindi natin itatapon basta-basta, gagawa tayo ng dipping sauce, yung pinakasausawa nya. Ayan, maglalagay ako ng 3 cups ng pinagkuluan nya. Siyempre may lasa na yan. Ngayon, ituturo ko sa inyo step by step din. 3 cups ang gagamitin natin. Tatlong cups ng pinagkuluan ng lechon kawali natin. Maglalagay naman tayo ng brown sugar. 8 tablespoon ang gagamitin natin. 8. Kung ayaw masyado matamis, bawasan nyo lang. Tama. Instead na gumamit ka ng ketchup or kung ano man yan, yung pinaka-lechon sauce, ito, sarili. Kumbaga parang homemade na homemade. Yan, haluin lang natin para medyo malusaw yung pinaka sugar natin. And after nito guys, pakikita ko sa inyo, maglalagay din tayo ng 1 tablespoon na soy sauce. Ayan. Makikita nyo naman dito sa video, maglalagay tayo ng 1 tablespoon na soy sauce para medyo may kulay naman. Hindi naman plat na plat yung kulay ng pinakasos natin. Isa lang kasi medyo maalat na yan eh. Ayan. Parang pampakulay lang, diba? Sana magustuhan nyo yung tinuturo ko sa inyo guys. Then gagamit din tayo ng 2 tablespoon of cornstarch. Pang slurry, yung ibig sabihin is pampalapot para maging sauce na siya. Then sa 2 cornstarch, naglagay ako ng 1/2 cup of water. Siyempre kailangan tap water lang. Hindi siya mainit. Katamtaman lang. Then syempre lulusawin mo yung pinaka cornstarch na. Yan. Yan ang magsisilbing magiging sauce, magiging slurry siya. Lalapot yung pinaka sauce niya. Yan. Nakikita nyo, ilalagay natin siya doon habang kumukulo siya. Haluin lang natin. Ngayon, ilalagay na natin yung cornstarch na may tubig dito sa pinakukuluan natin sauce. Dahan-dahanin lang natin ng paglagay. Unti-unti lang. Kaya sa makuha natin yung tamang lapot na gusto natin, ayan, saglit lang. May natira pa. Ayan. Haluin lang natin. Makikita nyo, magtitik na yung sauce niya. Pakikita ko sa inyo.
huliin lang natin siya ng konti. Kulang pa. Ayan. Tapos ngayon, kung kulang pa, dagdagan nyo lang uli, katulad nung kanina. Ayan. May natira pa kasi kanina eh. Ayan, dagdagan na natin siya. Ayan. Magtitik na siya. Talagang sauce na siya. Guys, terno yan. Yung pinaka-sauce niyan dun sa lechon na lulutuin natin. Yung lechon kawali. Ayan. Titik na siya. Pati kahit yung sauce nito, flavorful na to. Sigurado, magugustuhan nyo. Ayan. Ayan guys, tapos na yung sauce natin. Diba? Tapos ngayon naman, pagtapos naman ito, syempre, na-i-rest na natin yung pinaka-lechon natin. Iluluto na natin siya ngayon. Okay na po. A few minutes later. Ayan. Nagpapainit na ako ng kawali, then ipapry na natin siya. Mantika. Guys, kung makikita nyo yung lechon kawali ko, masyadong maraming kokon nilalagay kasi minsan kasi nag-iisip ako ng iba na paraan kung paano ba yung hindi yung typical na lechon kawali lang na asin para maiba naman. Ito nga pala guys, yan, ituturo ko din sa inyo kung paano ko siya iprito ng dahan-dahan na hindi natin siya kailangan tumalsik kasi napakadelikado. Ayan. Hindi masyadong mainit na mainit yung kawali o yung mantika. Ayan. Kasi pag masyadong malakas yung apoy at mainit na mainit yung mantika, paglagay na paglagay nyo guys, sigurado yan. Sasabog yan or mag-i-explode yan ha. Yung tatalsik yan, baka mabalian lang kayo. Makikita nyo dito sa video ko is, nakita nyo parang tubig lang na hindi siya yung mainit na mainit. Ngayon, dadahan-dahanin natin ng luto. Medyo may katagalan lang ang pagluluto, pero at least, hindi tayo na disgrasya, na banlian, o tumatalsik-talsik, di ba? Kasi kadalasan pag maglelechon kawali, di ba? Talaga tumatalsik siya. Dahan-dahan lang ang luto, baliktad-baliktad rin nyo lang. Ayan, no? Oh, makikita nyo, medyo naluto na siya. Yung pinakailalim. Siyempre, kailangan niya mabaliktad rin mo. Ayan, pag ganyan, pag malakas na malakas yung apoy mo, sigurado, ano yan, tatalsik yan, pwedeng sumabog yan o mabandian ka. Dahan-dahan lang. Ito lang yung pinaka may tuturo ko sa inyong technique na pagluluto. Kung tawagin ko rito is double fry. Dalawang beses ko siya niluluto. Na piniprito. Ayan. Ayan. May talsik man siya, hindi siya yung ganun katulad na talsik talaga na malakas. Ayan, medyo okay na. Diba guys? Ngayon, i-rest ko ulit yan. Palalamigin ko ulit. Panginan nyo lang. Diba? Ngayon, i-rest lang natin yan. A few moments later. Ayan, after na rest, siguro mga 30 minutes to 20, pwede na. Ayan, ito yung mga kaninang pinirito natin, ginahandahan natin siya ng luto. Okay, go. Let's go to the second fry. Ibig sabihin ko, ito na yung pangalawang prito. Ngayon, dito na natin lalakasan yung mantika natin. Lalakasan na natin yung apoy. At para
dito na tayo magpapalutong. Nakita nyo, malakas yung apoy, oh. Ay, yung mantika pala, malakas. Kumbaga, mainit na mainit yan. Ayan, oh. Parang pinaliliguan lang natin yung ibabaw, yung pinakabalat niya. Diba? Hindi siya pumuputok. Malutong yan, guys. Napakalutong. Yung parang nag-lechon kawali ka na no hassle, na hindi ka nabalian. Diba? Basta dahan-dahanin nyo lang. Take time. Kumbaga, huwag natin madaliin ang pagluluto ng lechon kawali. Kasi medyo, siyempre, nakakatakot. Lalo na pag first time mong gumawa nito. Ito muna, oh. Diba? Nagluto ako ng lechon kawali na hindi pumuputok, na hindi sumasabog yung pinaka-balat niya. Pero napalutong natin. Yun ang technique. Yan guys, maraming salamat nga pala sa lahat ng mga nag-subscribe. At sa magsasubscribe pa, maraming salamat po. Patuloy na tumatangkilik sa Papa Tex Cooking. Sana nagustuhan nyo. Maraming salamat.